at tumanggi siya sa pakiusap, naglabas ng 5,000 piso si Russell Lumibaw at sa pilitang ibinigay para mapalaya ang tatlo. Hindi po pwede yun kasi kahit makiusap man lang o ano man bagay na sasabihin nila, binabribe mo pa rin yung polis kapalit ng kaso nila. Pero hindi ako pumayag. Tapos bigla silang kumuha ng pera sa bag nung isa, ni Russell, at nabot yung pera sa akin. Agad ko na silang, biglang inabot sa akin yung pera, agad ginawa ko, inaresto ko na sila para masampa na sila ng bribery. Nakuha sa magkaibigan ng 5,000 piso na ginamit umano sa panunuhol. Todo kampi naman si Robert sa kanyang kapatid. Wala raw panunuhol na nangyari. Pero yung kapatid mo, totoo na sinusuhulan yung polis? Mamatay man po kami lahat, hindi po. Tumutulong lang sa akin yung para mababa lang po yung 5B. Para may laya po kami kasi wala naman po kong tutulong sa amin eh. Pero aksidenteng napaamin ang suspect na si Conrad Belicano. Kinumpirmang inaareglo ng kapatid ni Robert ang kaso. Inaano yung singko, tinatanggal yung kaso ng singko. Nag-ano ng pera. Nagbabaya doon ng pera kung magkano yung iniingi nila. Sa huli, umamin din si Russell. Nangutang pa raw siya ng pansuhol para mapalaya ang kapatid. Russell, totoo ba na binabayaran mo yung polis para mapalaya yung kapatid mo? Pinapababa ko lang po yung kaso dahil hindi naman po totoo eh. Hindi naman lala ng polis dito sa Maynila, ganito ang ginagawa nila. Meron pa naman kaming matitinong polis. Naharap sa kasong pagbebenta ng inigal na droga ang grupo ni Robert. Samantalang panunuhol sa isang nanunungkulan sa gobyerno naman ang kasong haharapin ni Russell at ng kaibigan nito. Catherine Imson sa Pulse sa News 5. Why magsilbinawa itong leksyon doon na sa wag magpapabland ng buhok? Doon sa panunuhol. Ah, okay. Katapos re-reklamo tayo ng mga corrupt, magnanakaw, tayo rin minsan. Minsan ho, yung mga nasa wala sa gobyerno may kasalanan na manunuhol kayo. Pagkatapos re-reklamo kayo na corrupt yan. Ayun pala, kayong pasimuno sa mga katarantaduhan na yan. O di, ay kulong tuloy. Hindi, imbis na isa lang, dalawang miyembro ng pamilya nakakulong ngayon. Oo, oh, sama nyo na yung magulang ninyo dyan. Oo, tsaka yung nangako na mamatay ka pa, Diyos ko po, baka huwag mo ipanalangin, baka bukas makalawa, patay ka na dyan sa loob ng kulungan. Mm-hmm. Mamatay pa ako, hindi nanuhol ang kapatid ko, sabi niya. No. Isang lalaki naman ang nagtagpuang nakabigti sa kanyang inaupahang kwarto sa Libis, Quezon City. Nagbabalik si Erica Tapalya para sa balitang yan. Isang pintor ang natagpuang patay matapos umanong magbigti sa loob ng kanyang inuupahang silid sa Sapang Bato, Bagong Bayan, Libis, Quezon City. Ayon sa landlord na si Holvana Cruz, humingi pa raw ng tubig sa kanilang mag-asawa kagabi ang biktimang si Ruben Quintana. Sa pagbalik ko, napansin ko na bukas ang pinto. Nasinilip ko, nakita ko yung tali. Pagkakita ng tali, sinilip ko sa pinto na nakaupo siya. Tahimik na tao lang daw si Ruben at laging hilig mapag-isa. Ayon pa sa mga katrabaho nito, wala itong kaaway at magaling makisama. Tahimik siya. Hindi naman po kasi yan palakibo. Bali, kahalubilo lang po namin siya pag nagiinom. Iimbestigahan naman ng mga pulis kung talagang suicide at walang foul play sa pangyayari. Erica Tapalya sa Pulse News 5. Ngayon, delikado pala mag-text. Bakit? Kasi sa Pasig, tatlong teenager ang binugbog umano ng mga tanod habang nagtetext. Huh? Ang detalye sa pool ni Joel Gorospe. Tatlong kabataang binugbog umano ng mga barangay tanod ang dumulog sa Pasig Police kasama ang kanilang mga magulang. Ayon kina Kenneth Herones, 19 anyos, Oliver Ruiz, 18 anyos, at Adrian Tuason, 16 anyos, gusto nilang makasuhan ang dalawang tanod na kinilalang si Amang at ang OIC nitong si Dennis Duliete ng Proc 4 Barangay Pineda, Pasig City. Sila umano ang nanggulpi sa kanila. Ayon sa mga biktima, unang ginulpi ng dalawang tanod si Adrian na nagtitext lamang sa harap ng kanilang tirahan. Duguan pa ang damit ni Adrian nang humarap sa amin sa may pagkukwento sa nangyari. Nakaupo po, nagtitext. Text, tapos sabay yun po pagkalingon na lang po pata sabay kinapitan na po ganto ko sabay tapos, pinagpapalo na po ako. Ano ipinalo siya? Yantok. Ipinakita rin ni Kenneth ang kanyang ulo na pinalo umano ng yantok.
Habang mo binubog yung pinsan ko, inaawat ko. Sasabi ko sa akin, tanod, huwag kang mga alam. Pero anong ginawa niyo? No? Tapos nung sabi sa akin, huwag mga alam, inaawat po ako ng tanod. Pinalo ko sa ulo. Saan? Turo mo? Ito. Pinayuhan ng Police Pasig ang mga biktima na magpamedico legal para masampahan agad ng kasong physical injury at administratibo ang mga suspect. Hiling naman ng mga magulang ng biktima, maaksyonan sana ito agad ni Barangay Chairman Henry Lacuna. Joel Gorospe, sa Pool, sa News 5. Mga dapat pang abangan sa Pool. Dagdag singil sa kuryente, inihain ng Napocor at Meralco sa Energy Regulatory Commission. At PAG-ASA, pinaghahandaan ng isang posibleng malakas sa bagyo na papasok daw sa Hulyo. Sus Mario Sep. Sa mga balita, narito muna ang ating kasamang si Wando kasama ang nagbabalik na si Kongdom, pero level up. Wando. So iba yung payment. Yes, good morning, Lord. Good morning po mga sapulero at mga sapuleras. Ako po ay tuwan-tuwa ngayong umaga dahil nagbabalik po ang aking bossing na si Congressman Dominador. Ang ibig sabihin lang po nito ay may extra racket na naman ako as security detail. May konting panggastos na naman. Kongdom, good morning. Good morning po. Parang iba itsura nyo ngayon ah. Galing ako sa bakasyon. Bakasyon, opo. Nagta-hair transplant ako, tara kay Sean. Do you like it, Sean? Hair transplant. Yung nasa likod. Okay lang yan. Dati, talo. Konti-konti, kasi walang budget. Walang budget. Talo sa eleksyon. Ay, nako. I don't like it and I love it. Teka muna, huwag masyadong malikot, nahuhulog yung hair transplant niyo eh. Okay lang yan, huwag masyadong nalikot. Okay, saan ba kayo nagbakasyon? Galing akong San Francisco, California. Hindi, Del Norte. Dinalo ko yung katatid no, si Nestor. Ayusin nyo nga yung wig nyo. Ayan, hindi ho, saan kayo galing talaga? Mexico. Mexico, yung malapit sa Amerika. Hindi, Mexico at Antanga, nalatid sa Atalit. Yung totoo na ho. Ang totoo niyang galing akong London. London. Ayan, mukhang totoo na yan ha. Anong ginawa niyo sa London? Nagtunta ako doon dahil doon daw nagtutunta yung mga talunan sa eleksyon. Nakita ko nga doon si... Uy! Nahulog niya yung hair transplant ko! Anak nang... Huwag niyo nang pulutin. Okay lang, sige. You were talking about London. Oo nga. Ang bihira, nahulog. Nagkita kanina Erap. Nagkita kayo ni Erap. Anong ginawa niyo ni Erap doon? Well, nagtunta kayo sa casino. Nag-slot machine ako. Slot machine. Nanalo naman kayo. Hindi. Hulog ako ng hulog ng pera. Walang lunalabas na pera. Talo nga kayo. Ano nangyari? After a while, ako ay nauhaw. So I told the guard, hoy, sanda dito tayding na ako ng soft drink, yung nadilis. Anong nangyari? Tinuro ako dun sa isang nasin. At naghinulogan na ng pera, dun nadalas yung soft drink in can. Okay. So nakakuha kayong soft drink. Yes. Tapos hinulogan ko ulit ng pera, dun nadalas ulit yung soft drink in can. Tapos, di hinulogan ko ulit, dun nadalas ulit yung soft drink in can. Teka, ba't hindi nyo pigilan? Puro kayo hulog ng hulog eh. Tigilan nyo na. Ba't ko titigilan? Nananalot ako. Hindi ho slot machine yon. Ano ho yun, bendo machine eh. Ganun ba? Kaya talang dani kong na-iwing soft drink. Kala ko, winning streak. Anyway, ano nangyari sa London? Well, nakita kanina ni Erat. I heard him, I overheard him talking to Vice President-elect Dinay. Really? Anong sabi? Ang sabi lang niya, Dinay, yes. Ilidre na lang ako at agnanda niya ako sa Manila. Hindi ako nakaka-attend ng Victory Tartino. Okay. Ano nangyari? Ako rin. Tinawagan rin ako ni Dinay. Inimbita rin ako kayo sa Victory Party. Hindi. Inimbita ako dahil may utang ako sa kanya. Sige, dyan na lang nuna. Kita-kita tayo on Thursday with more stories galing sa dakasyon ko.